Magandang buhay sa lahat ng ating mga katiats na nanonood ngayon sa ating channel, The Golden Boy Real Guide to Treasures. Bago tayo magpatuloy, subscribe niyo muna ang channel sa mga bago pa lamang at sa aking avid followers. Ako'y mag-shoutout. Alright, shoutout tayo ngayon kina Tating Nali Mansalay. Shoutout din kay Renato Poster, Randy Paho, Rogelio Cortez, Danny Flores. Shoutout din kina Madrid Jumar, kay Maria Deta, Hyacinth Ophemia, Jerry Lopez, UTQ Umbag, Robert Cabunilas, Christian Luzada, Marcel Kundaya, Pango Sylvester, Franklin Rulan. And also shout out kina Rex Alipo, Jetro Cabale, Negor T. Hunter, Junri Malayand, and lastly shout out kina LJB Misor, Arnel Manliges, Lorenzo Billiones, Elmer Lozano, Lan Radam, Jeffer Makiran, at kay Eduardo Cuervo. Mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Ito'y part 2 ng ating episode kahapon tungkol sa isang babae na nabudol-budol. Ngayon, lalaki naman ito ang nabudol-budol at mukhang tigasin pa. Paano nga kaya siya nabudol-budol? Ating tingnan dito sa video ito para makakuha tayo ng lessons to learn. Nasa kote ng mga otoridad ang dalawang miyembro umano ng tinaguriang Ginto-Ginto Gang. Modus nila ang magbenta ng gold bar na mura pero peke pala. Ang mainit na balita atin ni Mark Zambrano, exclusive. Sa itsura pa lang ng mga baras ng ginto na ito, hindi mo aakalaing peke at halos wala itong halaga. May nakasulat pang Cambodia, kaya pwedeng mapagkamalang mula pa ito sa ibang bansa. Bagsak presyong inaalok umano ang ginto sa buyers sa pangakong bulto-bulto ang kanilang maibibigay. At sa tamis ng pananalita ng mga suspect, madali nilang nalilin lang ang mga bibiktimahin. Ang istorya kasi is, may nahukay na ginto sa Burias Island, hindi nila malaman kung paano nila ibebenta ngayon. Ngayon, tatawagan nila yung kanilang mga maloloko na pwede tulungan sila mabenta, ito namang makokontakt nila, maghahanap din ng buyer, na may potential buyer. So lumalabas ngayon, magiging kasama na rin nila. Para iwas duda, unang inaalok ng mga suspect ang ginto sa mga kaibigan at kamag-anak. Si Gilberto Bailon, nakapaglabas na ng mahigit 10,000 pesos na pambayad. Kilala ko siya mula bata kami, malaki po yung tiwala ko sa kanya, nag-inuman pa nga po kami. Kaya po nung magpadala ako sa kanya ng 10,000 noon, magbigay ako ng 10,000, ang sabi niya, bibigay daw po sa akin yung isang bara. Pagkikita po namin sa Naga ni Dante, ang binigay po niya sa akin yung gamunggo. Huli na nang malaman ni Emekias Nipay na peki ang gintong binenta sa pastor na kasama niya sa simbahan. Maghiwa kami, naglagari ako. Naglagari ko doon sa kanto. Habang naglalakad po doon sa asayer, matalim ka ako ito. Tapos nung sabi ko, Brad, pakiano ito, pakiasay nga lang ito kung ano ito, gold. Ay Brad, natanso kayo ah. Nasa kote ang mga suspects sa isang entrapment operation sa Cubao, kasunod na sumbong sa CIDG ng isa sa mga biktima. Dalawang kalibre 38 baril at mga bala ang nakuha mula sa mga suspect. Kinumpirma ng mga suspect ang mga paratang, pero paniwala nila, sila rin daw ay mga biktima. Wala po akong magagawa sir dahil nandiyan ako. Siyempre, isang biktima po tayo ng ano. Hindi po natin maiwasan. Ang kala ko totoo, nagka-interes ako sa pera na ibibigay sa ako. Akala ko nung talagang totoo yan eh. Eh ngayon, ang pagkakamali ko, gumawa pa uli ako ng isang basis. Naharap sa kasong large-scale estafa at illegal possession of firearms ang mga suspect. Ang isang pinaka-lesson dito eh, huwag kagad tayong maniniwala na ito'y malaki ang kikitain. Ito'y isang unfair practices na ginagawa ng mga budol-budol gang na yan sa mga treasure hunters na katulad natin, mga igan. Kasi kung tayo yung makakuha, paano pa tayo paniniwala na totoo yung mga nakuhang gold bars natin kung may nauuna ng mga nagbenta ng mga peking yan? Kaya payong kapatid, kaibigan, huwag ka agad maniwala kung merong magbenta sa inyo ng mga gold bars. Kasi ang totoong ginto ay napakagandaling ibenta ang mga yan. Ako'y magpaalam na, I'll see you on my next videos. Paalam, God bless you all, ingat kayong lahat. Ciao, for now.